Yo, yo, what's up, mga kabuting-ting? Good morning sa ating lahat, mga kabuting-ting, at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Zone 3, dito sa Sugod, Southern Leyte, at mayroon ako ditong nahanap na gagawing washing machine. So, ayan, huwag na natin itong pahabain. So, ayan, mga kabuting-ting, ito yung nahanap kong gagawin sa araw na ito. Bago ko ito umpisahan, mga kabuting-ting, ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito'y umpisa na. Yan, ang brand nga pala nito, mga kabuting-ting, ay LG. At ibabalik lang natin ito sa kanyang tamang posisyon. So ang problema daw nito, mga kabuting-ting, ay ayaw daw gumana yung washing machine. Yung dryer naman ay gumagana. So ito'y ating itatry dahil hindi ko pa naman na-try. Pero naghanda na sila ng extension. Yan, una lang nating ikutin ito ay yung spin timer dahil umiikot daw ito. Ay, hindi pa nakasaksak niya. Kaya naman pala. Ayan. Kaso napakaingay. So hindi natin pwedeng patayin. Napakaingay. Narinig nyo naman siguro te. Sa washing machine naman, yun, kung naririnig nyo, yun, umuugong. Oh, umuugong pero umaandar. Ayun. Ang problema nyan, mga kabuting-ting, ay bushing. Pag mga ganyan, ha. At kakausapin ko muna yung may-ari kung sila ba ay papayag sa aking singil. So ayan, kami ay nagkasundo na sa may-ari, mga kabuting-ting. Ang singil ko naman ito na pinagkasunduan namin ay 550 sana, pero tumawad si ate, yan, 500. So ito ay ating babaklasin, mga kabuting-ting, dahil kung nakita nyo naman kanina ay hirap umikot yung motor. At sigurado ako na bushing ang problema pag mga ganyan, at idadamay ko na rin yung spin dryer niya dahil kung narinig nyo kanina ay napakaingay. So ito ay ating wag na lang nating itong patagalin, kaso madilim dito sa aking pwesto. Ayan, pwede na yan. Tatayo ko lang yung aking tripod para makita nyo kung ano yung gagawin. So dito sa pagtanggal ng mga tornilyo paikot sa kanyang dugtungan, mga kabuting-ting, para makalas yung motor, so ito ay ating ipapas forward lang, at para kahit papano ay umiksi-iksi itong video natin. Ayan naman ay napakadali lang na tanggalin sa yung mga tornilyo. So yan na, mga kabuting-ting. So kuha lang ako ng tape para matanggal yung pinakadugtungan ng yan, no? Pinakadugtungan ng ihi ng basket. So yan, kukuha lang muna ako ng gamit. So yan, gagamit lang tayo dyan ng tape na 10mm para matanggal natin yon, yung tornilyo na yan. So dito ay pass forward lang natin yung pagtanggal ng isang tornilyo dyan para makalas yung dugtungan sa basket at saka sa kanyang brake drum. So dito ay pass forward ko lang ulit yung pagtanggal ko sa kanyang electrical tape dyan sa nakabalot sa wirings. So ayan na, ito na yung pinakamotor niya, mga kabuting-ting, pero gusto kong paandarin kasi yung panbuilt, mga kabuting-ting, ay maluwag, at gusto ko lang na paandarin siya dahil baka isipin ng may-ari na panbuilt lang yung problema. Pero isa rin tong problema yung panbuilt kasi mabagal to iikot dahil kung nakikita nyo, ayan, no, napaka nipis na. So paandarin natin ngayon na walang panbuilt kung iikot ba yung kanyang motor or uugong ba. Ako ya. Balik lang natin ito. Pa.
Patuyo ko lang sa konti. Yan, sasaksak ko lang. Siwa yan. Yan, tignan nyo na lang yung motor. Sa washing na. Yung washing ko yan, iikot mo. Yung timer po, yung timer. Yung timer po. Yan. So, naririnig nyo, tumitingting ano? So, pag mga ganyan ang problema, umuugong lang siya at hirap umikot. Busing ang problema. So, ito mga kabutingting ay pinalitan na ito ng motor at hindi na to kanyang original. So, yan ay tatanggalin lang natin yung pinakamotor niya. Yan, pass forward lang natin dito yung pagtanggal sa tatlong tornilyo sa nakatornilyo sa kanyang motor. Mayroon lang din akong i-shout out. Yan, special shout out, Miguel Love shout out kay Edwin Sagay ng Mix Vlog, Nonstop DJ Remix at kay Leodatic TV. So, ito na yung motor niya, mga kabutingting, at pa-exchange ko lang yung aking tripod. So, ayan. Ito na yung motor niya. So, ito yung pagpagan muna natin. Ito yung matibay na motor, mga kabutingting, dahil ito ay sinauna. Ang problema lang nito, kung mayroon bang mabibiling busing na ganito. Pero kung wala man ay didiskartehan na lang natin ito, mga kabutingting. So una lang natin gagawin nito dahil alin rinse yan. So alin rinse ang gagamitin natin dyan at tatanggalin muna natin yung pulya. Kasi kung ito'y ating tatanggalin yung kanyang rimatse at mayroon pa itong pulya, pupwede itong mabasag or madisgrasya. Hahanap na naman tayo ng pulya. So tatanggalin muna natin itong kanyang pulya at gagamit lang tayo ng allen wrench. So dito mga kabutingting, sa pagtanggal ng kanyang pulya ay kailangan lang natin gumamit dyan ng allen wrench at para yan ay ating matanggal. At medyo nahirapan ako dyan mga kabutingting dahil kinalawang at hindi ko basta-basta na natatanggal yung kanyang pulya. Yan, try natin ito. Ay, binabad ko na ito. Napakatigas pa rin. Palusot ko na lang ito mga kabutingting at mababasag itong nandito sa yan, dito banda. At medyo pahirapan yata ito. Yan, lilihain lang natin itong pinakadulo niya. Yan. Tapos ipit lang natin yung pinakadulo ng vice grip. Sasapinan lang natin ng basahan. Yan. Tapos lalangisan natin ito. Yan. Tapos ikutin lang natin itong pulya. Yan. Dito ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa kanyang pulya at medyo nahirapan talaga ako dyan. Yun, natanggal din. Balik muna natin yung tornilyo, baka mawala. So yan, pwede na natin tanggalin yung kanyang apat na rimatse mga kabutingting dahil natanggal na yung kanyang pulya. Yan, gagamit lang tayo ng concrete nail na nakaipit sa vice grip. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa apat na rimatse. So yan, tanggal na natin yung apat na rimatse. So gagamit lang tayo ng flat screw, sungkitin lang natin sa gilid at kailangan dahan-dahanin mo lang, baka mamaya yung flat screw panungkit mo ay tatama dito sa winding. So ang pangharap yung problema nito na busing mga kabutingting, kasi kung babasihan ko yung kanyang likuran, itong sa ilalim ay para sa akin ay good pa yung ihi. So ito yating lilihain lang
para lulusot yung kanyang shafting. Ayan, pwede na yan. Ipalusot lang natin. Ayun. Para yatang tingnan natin, baka nagkamali yata ako nito, mga kabuting tinga. Kung harap ba or yung likuran ang may tama. So ito ay aking titignan lang doon sa labas dahil maliwanag at madilim dito. So ayan, nagkamali ako mga kabutingting. Ang problema pala sa busing na ito ay ito, yung pinaka ilalim niya, yung itong rotor dito tayo babase. Kung nakikita nyo, napakaraming gasgas, ito ay nasa ilalim, ito naman yung sa taas. So ibig sabihin, ito ang may tama, yung nasa ilalim. Ayan, kung hindi nyo lang masyadong kita dyan, ito ay malaki na ang butas at maalog. So ito ay ating tatanggalin lang. At yan, yung busing din ay, kung nakikita nyo, ay umuuga-uga din. Isa rin yan sa mga dahilan siguro kung bakit nasira yung kanyang busing. So ito yung sinasabi ko na napakakapal ng busing na ito. At yung butas naman sa ginagamit sa pan dryer ay isa ang butas nyan. At iwan ko lang kung ito ba ay madidiskartihan ko, dahil tingin ko ay walang mabibiling ganito. Pero try ko lang. So tatanggalin lang natin yung kanyang busing. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa busing. At medyo nahirapan ako dyan sa pagtanggal sa kanyang busing, dahil napakahirap tanggalin yung kanyang or ibuka yung kanyang lock sa kanyang busing. At ang kailangan mo lang dyan ay ang naingatan mo yung kanyang lock sa busing ay wag na maputol or mapatid, dahil mahirapan ka dyan. Pero yan naman ay mayroong paraan, pero malaki na ang trabaho. It's not a game, it's a rich thing. Yun, tanggal din. So ito na yung lock nya. Yan ang diskarte ko pag mga ganito, mga kabutingting, ay pagka ganito kataba tapos wala na tayong mabibili. So ang gagawin lang natin dyan ay pupwedeng yung mahaba na yung mahaba na tawag niyan, busing, yung mayroon siyang nguso. Pero try ko munang linisan at para yatang makintab pa, kasi kung baka ang naging problema lang nito ay yung kanyang lock, dahil kung babasihan ko yung kanyang shafting dito ay napaka ayan, hindi malang sumabit yung aking kuko. At para ayan, baka sabihin nyo ako ay nag-iinvento, andito naman yung may-ari. Kuya, ikaw nga kuya, ganitohin mo lang sa kuko. Yan. Ganitohin niyo po sa kuko. Kung mayroon ba kayong masalat na grove. Wala. Oh, wala. So ito yung may-ari, mga kabutingting, ayan. Tanungin natin, may nasalat ba kayo, kuya? Wala. Oh, wala. So pwede ang problema pala nito, mga kabutingting. So ang problema nito, kung nakita niyo kanina, yung inalog ko to sa kamay, itong busing ay umuuga. So pwedeng itong lock lang ang problema, hindi siya mahigpit na kung lumuwag ang nagiging problema. So ito ay kasi kung dito nga ay kung babasihan ko sa kanyang ihi, wala naman siyang groove. So yun nga ang problema. So ito. So dito mga kabutingting ay nagpalit ako ng lock sa busing, at yan ay kinahoy lang dahil meron naman silang
Dating pinakamotor niya ay doon ako nangahoy. Dahil yung itong motor na ginagawa ko ngayon ay hindi naman ito original niya na motor. So doon ako nangahoy ng lock at hindi ko na ipinakita. So yan na nga ay aking ikinabit na. So ang pinaka problema lang talaga nito ay yung kanyang lock sa bushing. Yung bushing naman ay wala talagang problema pa. Ang kailangan mo lang na gawin dyan pag magkabit ka ng bushing ay kailangan hindi yan magagalaw-galaw sa iyong kamay pag iyong gagalawin. Yan na. So, gaganituhin mo lang ito sa kamay, yung kanyang bushing. Pag hindi na magalaw yan sa iyong kamay at napaka mahirap galawin, so yan ay okay na yan. Ngayon lang. Iusin pa pala natin ito pag-lock. Yan. So, ito ay ating ikaganyan lang. Ayan. Tapos yan, ayusin lang natin. So yan, okay na. Sunod, tatanggalin natin ito at babalik ko lang yung kanyang C-clip. So dito mga kabutingting ay binalik ko lang yung kanyang C-clip dahil yung shafting niya kanina ay aking nilinis or niliha para kumintab or kuminis. Lagay natin na yung kanyang washer or spacer na manipis. Pero may spacer pa yan dito na iwan. Yan o. Oh. Yung nakikita nyo, yan yung spacer, yung kulay itim. So, salpak na natin ito. Kung kayang ibalik sa rematch, ibabalik ko ito para hindi nagagastos. So, yan. Lambot na mga kabutingting at mayroon siyang play na konti. Makisuyo ako, tay, okay lang? Sorry. Yan. Nandito yung may-ari, so tayo ay makikisuyo muna. Babalik natin yung kanyang yan, kanyang rematch sa kakabila, tay. So dito mga kabutingting, sa pagbalik sa rematch ay fast forward lang natin. Ayan, nabalik na namin yung rematch eh. Kutin lang natin. Ayan, napaka malalaman natin kung maayos ba yung pagkabalik sa rematch eh. Kung ito ay paandarin na hindi tutunog ng ganito ang tunog. Gaganyan. Pagka gumano ng tunog, pupwedeng ang hindi maayos yung paggalagay sa rematch eh. At tingin ko walang problema sa motor nito dahil umaandar naman. Yun nga lang ay umuugong. So, balik lang natin ito. Kanyang pulya. So dito sa pagbalik sa pulya ay fast forward lang natin. Gagamit lang tayo dyan na Allen wrench. Ayan. So ito ay ating panda rin. At testing natin kung ito ba ay uugong pa. At talaga namang pinahirapan ako dito mga kabutingting. Anak ng tipaklong. Ayan, pabain ko lang yung aking tripod. Ayan. Ayan. Sakit ko lang ito or i-connect. Yan, naka-connect na. O tay, pasuyo ako. Paikot lang yung ano tay. Pasuyo lang po yung timer. Yung inikot ko po kanina tay. Andali lang tay ha. Ano ko muna. Plug-in ko muna.
Yan, tingnan nyo kung uugong pa mga kabutingting. Yun, ganun pa rin. Ay, ang gali. Dahil tinister ko pala yung kanyang ano kanina. Kanyang kapasitor, kung okay pa. Yung kapasitor naman ito ay okay pa. Yan o. So ito yung kapasitor niya. At uugong talaga yon dahil hindi nakakabit yung kanyang wire. Naka-on pa ba yun, Tay? Sige. O, so yan, naka-on pa naman. So ito ay saksak lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay napakatahimik at umiikot na. Ayan, ang problema lang nito, nagkamali lang ako. Sinabi ko kasi, bushing. Ang problema. So ang problema lang pala nito ay yung lock, lumuwag. So kung nakikita nyo ay napakaganda na ng tunog. Ayan o. Isipin nyo hindi umaandar. Ayan o. O, ayan. Yan ay napaka okay na sa all right yan. At talaga namang pinahirapan talaga ako dito sa washing na ito mga kabutingting. At buti na lang ay meron tayong makakahuyan na mga pyesa. Ito Tay, ito pwede mo na itong itapon yan. Itong bushing pwede mo itong itago yan. Hindi pa mga sira yung bushing na yan Tay. Dahil wala nang nabibiling ganyang bushing. Yan, babalik ko lang itong kanyang tornilyo sa motor. Tanggalin pa pala muna natin itong pulya para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng tornilyo dito. Nandito kasi sa pinakasulok. Nagamit lang tayo na ulit ng allen wrench. Yan, tornilyo lang natin ito. Pasuyo na lang tayo yung kanyang yung belt. Ganito lang kalaki tayo pero diyan sa ipakita mo lang yan. Ganyan ganito lang din kalaki. Tapos ganyan, makapal pa kasi yon. Dahil ayusin ko pa yung dryer mo tayo. Basta ito ay okay na to. Atras lang natin konti. Asa to labi sa busing? Tapad sa RL. Yan, naka-tornilyo ko na yung tatlo. Tapos ito ay ating yan, ano lang natin. Balik lang natin itong kanyang tawag niyan, pulley na may kasamang cooler pan. Yan. Sunod, dahil napaka-ingay ng dryer nito, so pakadali lang. So dito tayo sa kanyang dryer at kung nakikita nyo, yan o, kung nakikita nyo yung ihi, napakadumi. So kailangan lang nating linisan yan at pagkatapos ay lalangisan. Yan, yung paglihan nito or yung paglinis, di ko na ipapakita mga kabutingting para nagsiiksi itong video natin. So yan na mga kabutingting, kung nakikita nyo ay makainis na yung kanyang ihi. Susunod lang natin gagawin dyan ay lalangisan lang natin. Tapos paglaruan natin, gaganyan-ganyanin lang natin. At wala naman punit yung kanyang bilo. Tapos punasan natin. Yan. Tapos lalagyan lang natin ng langis ulit. Tapos gaganyan lang natin. So okay na yan. Yan ay yun lang yung dahilan kung bakit siya maingay, kung sabaga natuyuan lang siya ng langis. So ito ay symbol na natin. Siguro ay pagka-symbol di ko na ipapakita para hindi masyadong humaba video natin. Basta ang naging problema lang nito ay maingay yung dryer at the same time yung kanyang wash motor ay umuugong at ang naging problema lang ay yung kanyang lock sa bushing. Yun lang naging problema. Akala ko pa naman ay bushing. So yan, stipot lang muna kayo dyan. So ayan mga kabutingting, kung nakita nyo ay na-symbol na. At pasensya na ako hindi ko na ipinakita. Ayun naman ay napakadali lang magbalik ng tornilyo dyan sa paikot. So mayroon ako ditong napansin mga kabutingting, dahil ito ay hindi niya sariling original na motor ito. Kung napapansin nyo yung kanyang yan, papakita ko lang sa inyo yung kanyang pulya sa motor at saka yung pulya nitong sa gearbox or gearcase ay napakalayo kung nakikita nyo.
So ganyan na talaga 'yan, ganyan na talaga 'yun kanina, kasi kung nakita nyo kanina ay ito ay binasag ko to. So at mapapansin niyo rin dito sa pinaka ito na sa aking daliri ay kumintab. Kumintab 'yan dahil ano 'yan, pag umiikot itong pulya ay tatama yung kanyang pan belt, kaya siya ayan, kung makita nyo ay makainis. So gagawin lang natin dyan ay ano yan, ibababa lang natin yung pulya, dahil yung unang tumingin nito or nagkabit da, hindi magkatapat yung pulya nito tsaka yung pulya nitong sa girkis. So ito ay ating ibababa lang, at tama lang na yan ay ating yan ay aking binutas para ito ay ma-adjust. Yan. So bababa lang natin ito. At pahayatang yan. Tay ha. Yan, titignan lang natin kung ito ba ay sasakto. Kahit naman itong tornilyo na ito, yung alinrins na yan, kahit hindi tatama diyan sa pinakagatla niya, wala namang problema yan. Ayan ay ano yan, sasama pa rin to sa pag-ikot itong kanyang pulya dito sa pag-ikot ng kanyang shafting. Kung sakaling hindi man tatama itong tornilyo dito sa pinakagatla niya. Basta ang importante niyan ay yung pulya nitong sa motor at pulya nitong sa gearcase ay magtapat yan. Dahil ano talaga yan, tawag niyan, yan, pwede na yan. Tatama talaga yung panbelt o sasabit sa kanyang dito. Kaya kumintab. Pag hindi kasi pantayan mga kabutingting ay pwedeng masira yung busing. Baka nga yung lock ay yun yung dahilan kung bakit siya nasira. Dahil hindi pantay yung kanyang lagayan ng pulley o lagayan ng kanyang panbelt. So ayan, kung nakita nyo ay yan. Tingnan natin kung tapat na ba. Eto ya, baba mo lang tayo. Oh, yan. Kaya kung nakikita nyo ay tapat na yan. Kung nakikita nyo, yan, ayusin ko lang yung camera. Yan. At nakabili na rin si tatay dito ng pan belt. At tingin ko lang ha. Ay parang maliit ito. Pero try na lang din natin. Baka mamaya ay nagkamali ako. Wala kasi yung adjustment pagka LJ mga kabutingting. Pag maluwag na yung pan belt ay talagang magpapalit ka talaga ng kanyang pan belt pag maluwag na or babagal na. Hindi ko na to ipipilit dahil hindi talaga to kasya. Ano tay? Number nito. 30. Padala ka ng M31 tsaka 32. Sabihin mo na lang kay Inting. Doon kasi tapat ng RL. Magkano bili mo nito? 100? 120? 120. Sabihin mo na lang kay Inting mag 31 tsaka 32, sa uli ko na lang mamaya kung alin na magkasya. So ayan, bali antayin lang natin na ito ay ano, dahil mali yung binili ni tatay na panbelt, maliit. So ayan, ikaw rin mo sa uli yun na? Ako na mag sa uli tayo. 31 tsaka 32, sabihin mo na lang, sa uli na lang ni Inting kamo. So ayan, bali habang tayo ay mag-aantay sa may-ari, hey kuya, ito ay itatry muna natin yung kanyang dryer kung hindi na ba ito maingay. Ayan, saksak lang natin tong kanyang power cord. Tay, alin ba di? Ay, tanggalin mo na lang natin ito. Ayan, saksak natin. Tapos, saksak na rin natin yung power cord. Ayan. Tapos, pihitin lang natin yung kanyang spin timer at titingnan natin kung ito ba ay maingay pa. Ayan, kung naririnig nyo ay wala na yung maingay or yung kalampag. Kung nakita, yun lang yung problema doon sa pinaka-ihi niya, kailangan nyo lang linisan at langisan. Kung maaari nga ay pwede nyo itong hugutin. Ito, nahuhugot lang ito. Ayan, itong kanyang, ayan, para itong tabingi ate. Ayan. Bakit mga ba tabingi? Tabingi talaga yan? Ha? Ayan, may problema na rin yata itong nalilang lang ha. Dali. Hindi lang maayos yung kanyang paa dito. Layo natin.
Tingnan mo, te. Karawati, oh iya, kain sakto man na. Pantay na? Ayun, pantay na. Yung paalam pala, mga kabuting-ting. Eh, try nga natin ulit. Ayan, napakatahimik na. Nga naman to, ya? Yung paalang hindi na ilagay sa sakto, sa tamang paglagay sa butas. Mayroon kasi yung butas doon sa pinaka-spring niya, pinaka-plastic doon sa spring. So yan, bali antayin ko na lang muna na darating si asawa ni ate. Para asam doon? Bumili yung panbelt. Panbelt lang yung binili nun. Para asam dito? Para dito. Pero nakagibutang kwan. Ha? Nakagibutang bae niya. Pisa? Mm-hmm. Wala. Aginjo harapod, nangahoy. Pero arali sura. So yan, mayroon na ditong nabili si kuya ulit na panbelt. Ito ay M31. Try natin ito kung ito ba ay sakto na. Ayun, okay na sa all right yan. Ayan. At mayroon lang akong i-ano sa inyo mga kabuting-ting. Itong panbelt na ito ay matibay sana itong panbelt na to at hindi ito basta-basta na ninipis ng ganito. Ito naman ay no, at kung sabaga ito ay numipis lang or tawag niyan, naging manipis lang siya dahil pag umiikot yung pulya ay tatama dito yan, yung kanyang panbelt yan, tatama yan dito. Kaya ayan, kung nakikita nyo, makintab at kuminis. So kaya siya ito ay nagiging ano, nagiging manipis. So ayan, ay itatryan natin. Yan naman, ang problema lang naman talaga nito ay panbelt at saka yung kanyang, yan, saksak muna kuya. Ayan. So pwede na natin ito ikutin dito. At kung kanina, makikita nyo or narinig nyo kanina na hirap umikot yung kanyang elise at talagang umuugong. So ngayon, try natin. Yan, ikutin lang natin ito. Ayan. Napakaganda na ng ikot nyan, mga kabuting-ting. Diba? So yun lang yung problema, yung kanyang lock. Dahil lumuwag. Dahil lumuwag yun, dahil asa na ba yun, te? Dahil lumuwag yun, ito, yun mga kabuting-ting, dahil dito yan, oh, yan, oh. Oh, yan. Yan, katagalan ba? Nabiyak. Siya, kaya siya, umano, kaya siya, yung, ano, hirap umikot dahil yung kanyang busing ay hindi niya na nailalak ng maayos. Dahil kung nakita nyo naman, ay yung ginalaw-galaw ko sa kamay, yung hindi ko pa binaklas, ay talagang, ano na siya, maluwag. At wala pang nagiging problema ang busing nun, mga kabuting-ting. At buti na lang ay mayroon silang ano, mayroon silang nakatagong mga housing sa LG. So yun ay kinahuyan, nagkahoy lang ako. So ma'am, okay na to, ma'am? Okay na? Okay na po, kuya? Okay na? So ayan, dahil nag-okay na yung mag-asawa, mga kabuting-ting. So ganun din dito, okay na rin itong dryer, yan o. Ayan, wala nang ingay. So dito ko na siguro tapusin ang video natin sa araw na ito, mga kabuting-ting. At kung mayroon ka ditong natutunan at kung nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para updated ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.